Ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari ngayong linggo ay nagtatapos sa kasalukuyang taon at nagpapasimula sa pagdating ng susunod na taong liturhikal. Ang unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel ay nagpapakita kung paano umakyat ang buong Israel kay David sa Hebron upang hilingin sa kanya na maging hari sa kanila. Ang ritual ng pagpapahid ng isang hari ay isang napakahalagang kaugalian ng Israel na naghihintay sa pinahirang Mesiyas na palayain sila. Ang ikalawang pagbasa mula sa liham ni San Pablo sa mga taga-Kolosas ay nagbibigay diin sa pagkakaisa ni Kristo sa Ama. Ipinakikita nito ang kagandahang loob ng Diyos sa paggawa ng simbahan, ang katawan ni Kristo na isang kabahagi sa mana ni Kristo na iniligtas niya mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat siya sa kamamanghang-manghang liwanag ng Diyos. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita ng kabalintunuan o paradox ng pagkahari ni Kristo. Nakabitin sa krus, siya ay anuman kundi isang hari, nakasuot ng telang basahan sa halip na isang maharlikang kasuotan. Napapaligiran ng mga lalaking nang aalipusta sa kanya sa halip na purihin ng mga mang-aawit. Ang mga tauhan sa Ebanghelyo ay nagtatanong sa pagiging hari ni Kristo at hindi ito nakakagulat. Tinuya siya ng mga pinuno, tinuya siya ng mga kawal, at maging ang tanda sa itaas ng kanyang ulo na ito ang hari ng mga Hudyo ay ginawang panunuya. Paano natin mailalarawan ng ating panghirang hari ang kaharian ng Diyos? Ayon sa aklat ng Apokalipsis, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ang lahat ng nilikha ay nagsimula sa Diyos at nagtatapos sa ating tagapaglikhang hari. Si Kristong Hari ay umiiral sa pasimula kasama ng Diyos. Bukod dito, ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang kaharian ni Kristo ay nakabatay sa walang pasubaling pag-ibig ng Diyos. Nais ng ating hari na ipanganak sa mababang kalagayan at magdusa sa nakakahiyang kamatayan para sa ating kaligtasan. Ang pagsunod at pagpapakumbaba ni Jesus ay perpektong huwaran para sundin natin. Pinagsasama natin ang ating mga pagdurusa sa ating ipinako sa krus na si Kristong Hari. Ang ating hari, ang ating Diyos ng pag-ibig, ay kasama natin sa paglalakbay. Batid niya ang ating pagtitiisan. Nakikiramay siya sa atin. Inaalyo niya tayo. Pinaglalaanan niya tayo at higit sa lahat, minamahal tayo ng walang pasubali. Kasama natin siya sa bawat hakbang. Tulad ni Jesus, manatili tayong mapagkumbaba at masunurin sa Diyos Ama. Ang hamo natin ngayon ay ang mamuhay sa pagiging Panginoon ni Jesucristo at ibahagi ang kagalakan ng kanyang paghahari sa mundo. Dapat siya ang maghari sa atin sa mga isipan. Siya ay dapat maghari sa ating mga kalooban. Siya dapat ang maghari sa ating mga puso. Siya ay dapat maghari sa ating mga katawan. Mga tanong para sa dagdag na pagninilay. Sa anong mga paraan natin nararanasan si Kristo bilang hari sa ating buhay? Anong mga aspeto na hinaharap na kaharian ang hinahanap natin ngayon?
panalangin. Habang papalapit ang Adbyento, maaari tayong manalangin. Maranata, halika Panginoong Hesus, halika. Halika Kristong aming Hari, halika dahil talagang kailangan ka namin. Kami ay nagtitiwala at umaasa sa iyo. Mahal ka namin, sinasamba ka namin. Amen.